Amen. Magandang umaga sa ating lahat at tayo magpapasimula sa ating Sunday School Adults. At kahit po tayo binagyo, salamat at ikaw ay nagtagumpay. Narito ka sa gawain ng Panginoon. Sino masaya na sa gawain tayo ni Lord? Amen. Amen. At marami tayong kababayan na sa evacuation area dahil sa baha. Amen. Pero mabalat ka kapatid na ikaw ay nasa mabuting kalalagayan ngayong oras na ito. At tayo mananalangin. Tumayo muna po tayong lahat sa ating magsisimula. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise your name, Lord God. We give you the highest worship and adoration. Lord, Panginoon, kami po'y sama-sama lumalapit sa iyo. Panginoon, kami po ay dumanas po ng bagyo. Panginoon, Lord, kami first and foremost, nagpapasalamat for keeping us safe, Panginoon. At kami po ay nasa maayos na kalagayan, walang pumanaw, walang binawian ng buhay. Subalit, Panginoon, itinataas din po namin ang aming mga kababayan, Panginoon, na nakaranas, Panginoon, ng dagog na ito, sa bagyo na ito, maging ilang kapatiran. Lord, we pray and we ask ka na ikaw po ang mag-recover sa kanila, Panginoon, lalo po sa kanilang mga possessions, O Diyos, na sila po, Panginoon, ay medyo nawalan. Ang panalangin po namin, Lord, ibalik niyo po ito, lalo po sa mga kapatiran, sapagkat totoo ang yung salita na ikaw ay tapat. At ngayon po, oras na ito, Panginoon, kami nagagalak, makikinig ng salita mo, O Diyos, malaya po kayong kumilos sa bawat isa. At Panginoon, manaw po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ganun din po pangangailangan ng bawat isa ngayon. Panginoon, mga may sakit karamdaman, O Diyos, inyo pong pagalingin, mga may problema sa ano pa man, sa pananalapi, relationship, personal struggle, lalo po higit spiritual na mga usapin, inyo pong tugunin. Salamat, Panginoon, pinakamataas sa papuri ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Jesus. Nakakaw po lang po tayo. Amen. At sa ating pagpapatuloy, sa ating Sunday School, iba-iba ang ating nagiging speakers. Amen. Kaya, iba-ibang klase ng pagtuturo ay ating nararanasan. Ngayon po nga umaga, ay tanggapin natin ang ating munting tagapagturo. Pero malaki ang katawan. Amen. Si Brother Alvin Aganan, palapakan natin ang Panginoon. Parang hindi kayo kumpinsino ng munting tagapagturo. Praise God, ha? Oh, grabe, taas naman ito. Dito ba ako sa camera? Taas din sa teka. Piting ko lang ng kaunti, ano? Yeah, sobrang ng baba. Okay. Magandang umaga po sa mga kapatid. Ganun din sa mga nanonood. Makakapunood ng video ito. At tunay nga na napakabuti ng Diyos. Sa kabila ng bagyo ay patuloy pa rin tayo na nakapagpupuri. Itinataas ang pangalan ng ating pong Panginoon. At ang ating ilan sa mga kababayan ay nasalanta. Yung iba ay talagang kinuhanan na wala ng mga sa buhay. Ganon din ang ilan sa kanilang mga kabuhayan. Nakakalungkot mang isipin, pero karapat-dapat pa rin itaas ang ating pong Panginoon. Opo. At ngayon po ay tayo mag-aaral. Ito po ay may pamagat na ang aking plano laban sa kanyang plano. Amen? Ang aking plano laban sa kanyang plano. At nais ko munang basahin po yung talata na kung saan ay nabanggit doon sa unang pag-aaral sa Marcos 10:17 to 23. Basahin ko po mga kapatid. At nang siya'y umalis ay lumakad sa daan, na lumalakad sa daan ay may isang tumakbo nga lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ito po yung lalaking mayaman.
At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo akong mabuting guro? Walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdayat, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanyang guro, ang lahat ng mga bagay nito ay aking ginanap upang mula sa aking kabataan. At pagkatitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Sa 22 ang sabi, datapot siya ay nahapis sa sabing ito at siya ay yumaong namamanglaw sapagkat siya ay isang maraming mga pag-aari at lumingap si Jesus sa palibot na sinabi sa kanya, mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang may kayamanan. At bago po tayo magpatuloy sa ating Sunday School Adult, ay tayo po ay humingi ng pagsama ng Diyos na siya ang manguna sa ating pong kalagitnaan. Panginoong banal, ikaw na Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Muli o God, itinataas namin ang iyong banal na pangalan, niluluwalhati ka, pinararangalan o God, sapagkat karapat-dapat kang itaas. Muli, kami ay dibudulog, Panginoon, sa inyo. Samahan mo kami sa aming gagawing pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Ikaw, Ama, ang siyang mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan, maging sa mga makapanood ng video ito, Panginoon, at ang dalamin po namin anuman ang distraksyon ng kaaway, ito'y winawala namin ang bisa ng kapangyarihan, bagus malaya kang magpaahayag, Panginoon, sa amin. Ngayon pa lang, O Lord, kiniklim namin na meron kang gagawin, Panginoon, meron ka nang ginawa ang katagumpayan ni aming kiniklim sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Yan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi rito, ang aking plano laban sa kanyang plano. Kaya ako po binasa ito, itong teksto na binasa ng mga nauna, ay dahil ako'y natutuwa, nagagandahan ako doon sa mensahe ni John Weaver, sabi niya, sa tagal ko na ika na nagmi-ministeryo, niwala ikang lumapit sa akin na tumatakbo. Wala ikang lumapit sa akin na tumatakbo tapos lumuhod na nagsabi, John, paano ang maligtas? Amen? Paano yung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa tagal ko na ikaw, maging mahirap man yan o maging mayaman. So, gusto niyang bigyan diin, mga kapatid, na ganun ang pagpupursige ng lalaking mayaman ito. Talagang siya'y tumatakbo. Amen? Nagpupursige talaga siya. Pero yung tumatakbo, tapos lumuhod pa. Mayaman niya. Amen? Sabi niya, kahit ikaw mahirap, wala ikaw akong nakita talaga nun. Wala niya ko nakita. Kaya sabi niya, itong lalaking mayaman na ito ay grabe ang pagpupursige na makilala ang Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya lang mayroon siyang bagay na hindi niya kayang isuko. Amen? At sabi rito, sa itaas ng ating pong unang binasa, ang sabi rito, ating babasahin, sabi rito, hindi hinihingi ng Diyos na ang tao ay maging perpekto para siya ay sumunod kay Jesus. Ang hinihingi niya ay ang ating kalooban at karapatan sa pagsunod sa Kanya. Hindi hinihingi ng Diyos na ang tao ay maging perpekto para siya ay sumunod kay Jesus. Amen? Pag minsan kasi dumarating yung time, alam niyo, naranasan ko po yun, na pagka iisip kasi natin, may time kasi na yung naranasan ko na parang ayaw kong pumunta sa church kasi marumi ako. Amen? Ang sabi rito ni John Weaver, hindi hinihingi ng Diyos ng tao maging perfecto para sumunod kay Jesus. Amen? Napakinig ko yung isang ilustrasyon, marahil narinig nyo na yung isang pintor na itodrawing niya itodrawing niya yung alimubhang anak at siya'y naghahanap ng itodrawing ng alimubhang anak. At sa kanyang pamamasyan, kanyang naghahanap niya ng pinaka-model, nakakita siya.
nang ibig sabihin ay mahirap, naglilimos, nangunguha ng basura. At doon niya nakita na ito ay napakagandang model para i-drawing yung alibubhang anak. Sa madaling salita, yung pintor na magdo-drawing, ang ginawa niya, binigay niya yung calling card, binigay niya ng pera, sabi niya, bibigyan ikakita ng trabaho. Siyempre, tuwan-tuwa yung namamalimos, nangungulot ng basura, tuwan-tuwa siya kasi magkakaroon siya ng trabaho eh. Wala na yung, hindi na siya malilimos. Ang ginawa niya, doon sa pera na binigay sa kanya, siya ay nagpapogi, nagpakupit, bumili ng long sleeve, bumili ng pantalon, inayos ang kanyang sarili. Sa madaling salita, pumunta doon siya sa address na ibinigay ni nung isang ng pintor at pumunta siya lang at pumatok. Ang sabi niya, ako po yung binigyan niyo ng calling card. Sabi nung nagtaka yung pintor, sino ka? Kaya, ako po yung binigyan niyo ng calling card na doon na nakita niyo na may hawak na basura, ng lilimos, at kung saan ay sabi niyo bibigyan niyo ako ng trabaho. Ang sabi niya, hindi ko ikakailangan ang kanyang kalagayan. Ang kailangan ko, yung kalagayan na mayroong gano'n. I mean, yung sitwasyon na bagay na ipintor ka bilang alibughang anak. Yung kalagayan mo mismo. Amen. Kaya may mga tayo kasi sa ating sarili na kung saan pag tayo ay nasa kalagayan na parang hindi tayo karapat-dapat sa Diyos, nahihiya tayong lumapit. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Amen. Kaya sabi niya rito, doon sa bago sa atin, sabi niya, hindi hinihingi ng Diyos na ang tao ay maging perpekto. Para siya ay sumunod kay Jesus, ang hinihingi niya ay ang ating kalooban at katapatan. Pagsunod sa kanya, pagsunod sa kanya. Ang kabataang pinuno ito ay marahil may katangiang mas maayos pa kaysa kay Pedro. Gayunpaman si Pedro ay handang gawin ang anumang hilingin ni Jesus sa kanya, ito rin ang ibig sabihin ni Jesus na tinawag niya tayo na itakwil ang lahat para sa kanya. Amen. Sabi roon, ang sabi niya rito, maaring ika itong lalaking mayaman na ito. Amen. Na kung saan inilarawan na Jan Bieber na grabe, tumatakbo, lumuhod, umahanap ng ano. Kasi mapapansin natin kung sa ating binasa, hindi niya ginagawang pumatay. Sabi roon, sabi niya, nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama't ina. At sinabi sa kanya, puro ang lahat ng mga bagay nito ay aking ginawa mula pa sa aking kamatayan. Kaya sinasabi na Jan Bieber dito, na maaring ang lalaking may ito, amen? Pero ay mo magalang sa makulang. Talagang naroon ginagawa niya yung anim na utos pababa, amen? Para sa kapwa. Amen? Sabi niya rin, maaring ikaw ang lalaking mayaman ito, higit pa ang katangian kay Pedro. Amen? Pero ang hinahanap ika ng Panginoon, yung pusong handang sumunod. Kaya sabi niya rito, at ito'y sinasabi rin, kaya ito ang sinasabi ng Panginoon Jesus, na sabi niya rito, ito rin ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus na tinawag niya tayo na itakwil ang lahat para po sa Kanya. At dadako na po tayo doon sa ating pong ano, haba na intro, ano, para lang makuha natin yung nais ko po yun. Sabi rito, ang aking plano laban sa kanyang plano. Nang tinanggap ko si Jesus, sabi ni Jan Bieber, bilang Panginoon noong 1979, kaagad ang Diyos ay nangusap sa akin tungkol sa ministeryo. Amen? Sino po yung ganun? Na mula nung kinakilala niya ang Panginoong Jesus, ang Diyos ay nangusap sa kanya. Nangusap agad. Hindi lang yung tumanggap, kundi ang Diyos ay nangusap sa kanya. Naalala ko nung ako ay hindi pa siya Christian ng ano eh. Hindi pa siya born again, hindi pa Christian fellowship yung akin at tinan. Kasi nung ako nagtatrabaho sa Maynila, sa palong gawa ng sa gawa ng sinturon at sa kawalin, mayroong mga ano yung mga gawain sa yung mga malaki sa bahay, yung parang mga sakala. Naalala ko nung pag ako'y nakakapakinig, kinukuha ko talaga ang mga verse. Tapos sinusulot kasi hirupan, kinuha kayo, tapos natatandaan ko yung mga sinasabi ng mga nagsasalita, yung mga nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag din ako ng aming
sinusulat ko yung verse, tapos yung pangangaral. Kaya pag ako naiiwan sa boarding house, nangangaral akong mag-isa. Sinasaklo ko, nangangaral akong ganun. Parang ginagaya ko ultimong paraan ng pagpapatawa. Mahilig ako sa ganun, nakukuha ko. Parang kung mayroong idea, nakukuha ko, nadadagdagan ko pa hanggat maaari. Ibig sabihin na ano, na, parang kagabi habang binabasa ko, mas na-realize ko. Ako pala'y bumalik sa akin yung ganun kalagay na parang ang Diyos ay nung pamaninteresado na ako na mag-aral talaga ng salita ng Panginoon. Sinusulat ko yung verse, pinapaliwanag ko. Isang ano yun, ilang type, itang ilupad pa yung sinusulatan namin. Ilupad pa, nahilirang, ginaganda ko pa ang sulat. Ewan ko, nasa na yun, ginaganda ko pa yung sulat. At sabi niya, nang tinanggap ko si Jesus Cristo bilang Panginoon na 1979, ay sabi niya, kaagad ang Diyos ay nangusap sa akin tungkol sa ministerya. Sabi niya, ako noon ay danceless at nagsimula ako sa grupo ng varsity ng sa tennis at may plano sa kahanga at may plano mag-aral sa Harvard para mag-MBA. Ang plano ko ay mag-asawa ng kahanga-hangang babae. Amen. Lahat naman tayo, di ba? Yung mga binata, lalo na naghahanap ng kahanga-hangang babae. Wala makaimik, kakunti yung binata natin dito ngayon eh. At sinabi at sumali sa isang corporate sales o management, wala akong nararamdaman para sa ministeryo. Lahat ng ministro na aking nakatagpo ay mga tao na akala ko'y walang magagawa sa buhay. Yun ang pagkakilala niya noon sa mga nagmi-ministro, parang walang kakayanan. Okay? Gusto niya tukuyin, walang magagawa sa buhay. Sila ay naninirahan sa nangangamoy na bahay at ang kanilang mga anak ay kakaiba. Okay? Eh talaga naman yung mga anak ng mga mananampalatay kakaiba. Matatalino. Okay? Kakaiba talaga. Sabi niya, eh, marahil iba tinutukoy ni John Bieber pero tayo nagpapatunay yung mga anak na mananampalataya dahil anak ng Diyos yan. Kakaiba yan. Mga espesyal. Oh, kaya nagsabi niya mga special child ng ating Panginoon. Amen. Kaya naman, ang sabi nito, ako ay lumaki sa bayan na may 3,000 katao at sa akin ito ay limitado para sa ministeryo. Hindi pa ako nakatagpo at nakakita ng isang mabuting ministro na sa bandang huli, nalaman ko na marami pala sila. Amen. Yung una sigurong impression niya doon sa mga nagmi-ministeryo ay kakaiba. Pero nung naglao, nakita niya na marami talaga na mga tao, mga lingkod ng Diyos, kung higit ay lubos natin makikilala, mapapahanga ka, mapapawaw ka, di ba? Sa kanilang mga ginagawa sa ministro, sa ministeryo. Amen? At marami tayong mga kilala ganun, na makikita natin, grabe yung kanilang pagsasakripisyo, grabe yung kanilang paglilingkod sa atin pong Panginoon na kung saan, ganun tayo eh. Lalo na ng mga bago, yung mga una nakakilala. Iba ang tingin sa mga Kristiyano. Okay? Iba yung mga tingin. Eh, pag minsan nga, lalo na sa amin, mga pinagbabawalan pa yung mga anak na umatin sa church pagka malimit yung atin, baka daw lumampas na sa langit. Ano ba yan? Baka yan, lumampas na ika kayo sa langit. Diba? Iba yung pagtingin nila. Maaring ganun din tayo. Amen? Marahil o, doon sa mga nanonood sa video, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa tayo, hindi pa natin na-encounter ang Diyos, iba talaga ang pagtingin natin sa mga Kristiyano. Amen? Parang kakaiba, mamaya-maya, tatawa, iiyak, mamaya, magpupuri, ganun. At iba yung pagtingin. At sabi niya rito, marahil ganun ang pagtingin ni John Bieber noon. Pero sabi niya, sa bandong huli nalaman ko na marami pala ang mabubuting ministro. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa akin habang ako ay nasa gawaing pagsamba. Ang sabi niya, John, tinatawag kita sa ministeryo, ano ang gagawin mo? Tungkol. Amen. Grabe yung pagkatawag kay John. At alam ko, may mga, di ba, may mga encounter talaga sa atin na gano'n. Lalo na nung talagang sinuko natin ang buhay sa Panginoon, na encounter natin ang Diyos, talaga ng totoo, ang Diyos ay nangusap sa atin. Amen.
na marahil ang pagkatawag, ang pag-uusap ng Panginoon katulad din ni John, ng kay John. Iniisip ko, ako ay tatakwin ng aking pamilya. Lahat sila ay katuligo, magiging katulad lang ako ng ibang mga ministro na nabubuhay sa kahirapan at dumi. Ngunit ang pagsunod sa Diyos ang pinakamahalaga sa akin, kaya ako yumuko at nanalangin, Opo, Panginoon, ako ay susunod sa iyo at mangangaral anuman ang halaga. Ako ay pupunta saan man nais akong pumunta at sasabihin kung ano ang nais mong sabihin ko. Amen. Ibig sabihin, nung nangusap ang Panginoon sa kanya, ang sabi niya rito, ang pagsunod sa Diyos para sa akin, iyon ang pinakamahalaga. Amen. Amen. Marahil hindi niya na iniisip ang posibleng sabihin sa kanya ng kanyang pamilya, hindi niya na iniisip ang mga taon na marahil ay tututol sa kanyang gagawin hakbang dahil sa kanyang kagustuhan at pagnanais o yung priority niya at ang pinakamahalaga sa kanya yung sumunod sa Diyos, ay sinuko niya ang kanyang sarili sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya, ako ay susunod sa iyo at mangangaral anuman ang halaga, ako ay pupunta saan man nais ako pumunta at sasabihin kung ano ang nais mong sabihin ko. Ang mga bagay na nangyari sa buhay ko dahil sa desisyon na iyon ay wala sa hinagap ko. Ngunit hindi ito kaagad ipinakita ng Diyos sa akin, nais na lamang malaman kung itatakwil ko ang lahat upang sumunod sa Kanya. Amen. Ay, pansin naman natin kung kalagayan ni John Bieber ngayon doon sa mga unang aklat na ating pinag-aralan. Amen. Kung saan siya nakakarating. Yeah? Para mapagsalita. Marami siyang mga iniprintang aklat ng mga Kristiyano. Sabi niya, hindi ko ikainisip ito. Amen. Hindi malang ikaw pinakita ng Panginoon yung bagay na yun sa akin. Amen? Na posibleng marating. Ngunit ang Panginoon, na sabi niya, gusto lang makita ng Diyos. Amen? Kung talagang ako'y susunod sa kanyang pagkatawag sa akin. Amen? Nasabi ito, ang mga bagay na nangyari sa buhay ko dahil sa desisyon na iyon ay wala sa hinagap ko. Ngunit hindi ito kaagad ipinakita ng Diyos sa akin. Ngunit hindi niya lamang malaman kung itatakwil ko ang lahat upang sumunod sa kanya. Sabi nito, kung pag-aaralan mo ang mga ministeryo ni Pablo, ni Pedro, at ang iba pang mga alagad sa aklat ng mga gawa at mga sulat, makikita mo ang kanilang mga mensahe ay eksaktong naayon sa kung ano ang ipinangaral ni Jesus sa batang lalaki. Amen. Sabi nito, kung titingnan daw natin yung paraan ng pangangaral ni Pedro at ni Pablo at yung mga alagad sa gawa, ay makita natin kung paano yung eksaktong pangangaral ng Panginoong Jesus. Gusto kong basahin itong 21. Ito ang sabi sa Mark 10:21. Kaya binasa ko kanina. Sabi nito, at pagkatitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik, ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Grabe yung pangaral. Wala yung paligoy-ligoy. Ipagbili mo lahat ng iyong tinatangkilik. Yeah? Ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Kung ating pag-aaralan, kung ating nanamnamin o susuriin maigi, diritsahan magsalita ang Panginoon. So, amen. Hindi ang pwedeng nabili bang diritsa niya. Kaya sa tinutukoy niya, si Pedro, si Pablo, ganun sila mangarap. Ganun nila sinusunod yung salita ng Panginoon. Kung paano magsalita ang Panginoong Jesus ng diritsahan, ganun din si Pedro at si Pablo. Ang sabi rito, ngayon tayo ay nalis na mula sa landas na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritual na kalagayan ng Amerika ay pabagsak. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nag-aakala na sila ay sa Panginoon subalit sa katotohanan na hindi.
kailangan natin bumalik sa pagkapanginoon ni Jesus upang tayo magkaroon ng malusog na pundasyon. Tayo'y kumakain pa rin sa maling punong kahoy at ipinapasa nating mabuti ay pinagnanakawan tayo ng pinakamabuti sa ating pong buhay. At sabi rito, kaya yun ang dahilan kung bakit ang sabi niya rito yung sa Amerika, ang kalagayang espiritual ng Amerika ay bumabagsak. Masyado nilang pinagagaan ang Ebanghelyo. Amen. Hindi nila sinusunod yung pamantayan ni Jesus. Hindi nila sinusunod ang pamantayan ni Pedro. Hindi nila sinusunod ang pamantayan ni Pablo na tuwiran ng paghahatid ng salita ng Diyos. Hindi ko lang alam kung ito'y nasa una. Kasi nag-aaral kami sa South Square. Medyo nauna kami ng kaunti. Hindi ko lang alam kung nasa una sa bandang. Na kung saan tinutukoy masyado ng mababaw ang kanilang paraan ng pagtuturo. Basta lang tumanggap sa Panginoong Jesus, hindi na binibigyan din inyong pagbabago ng buhay. Makalikom lang na maya, maraming miyembro kahit gawin mo narili yung mga bagay na dating mong ginagawa. Basta lang, di ba? Tanggapin mo lang sa Jesus, hindi mo na magsisi ng kasalanan, maging miyembro ka lang. Naglilikom lang ng miyembro, nagpaparami lang. Which is, hindi yun ang nais ng Panginoon. Amen. Hindi nais ng Panginoon na maging mababaw lang ang Ebanghelyo, hindi lang dahil sa dumami ang bilang, kundi ang nais ng Panginoon yung tunay talaga, amen, na Kristiyano na makakilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, tahasan talagang pagsasalita. Hindi natin matanggap, sabi nito, hindi natin natatanggap na ang dakilang pagpapalang nais ng Diyos para sa atin dahil ipinagpalit natin sa mabiling mensahe ang mensaheng tumpak sa banal na kasulatan. Yun daw dahilan kung bakit hindi natin talaga matatanggap yung pagpapala. At higit sa lahat, ang tinutukoy nito ay yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Hindi natin lubos matatanggap yun. Dahil inaano lang natin yung mabiling mensahe, yung kung saan patok sa tao. Tayo ay maging tapat. Ito ang tanong. Kung ang mayamang kabataang lalaki ay dumaling sa ating mahusay na iglesia ngayon, marahil siya ay maliligtas. Yung sabi niya, tayo lang kayo maging tapat. Kung ngayon ikaw umatid yun, yung lalaking mayaman na yun, hindi gano'n ang kursikihan na yun. Sabi niya rito, marahil yun ikaw ay maliligtas. At di magtatagal siya ituturing na mahalagang miyembro at marahil iaalok na maging kasapi ng kagawaran ng simba, sa simba. Amen. Kasi hindi naman, di ba? Ibig sabihin, hindi marahil, sabi niya rito, kung tayo kayo maging tapat, marahil kayo na maliligtas, siguro nakikita na niya ni Bibir, hindi tayo ganun kalakas o ano na ipangaral ang salita ng Diyos, lalo na sa maraming iglesia. Pero itong bagay na titiyak ko na pinangaral sa iglesia nito, sabi ko, natutuwa nga ako, talagang ang puti ay puti. Itimaitim. Ito ay nangangaral. Ang salita ng Diyos kung ano ang dapat ipangaral. Sabi rito, madalas ang iglesia ngayon ay nag-aalok ng isang magandang mensahe ng kaligtasan na walang pagkapanginoon. Ibig sabihin, walang pagpapasabot. Para sa mga tao na huwag madaya, para sa mga tao na balang araw ay hindi marinig ang lumayo kayo sa akin. Para sa kalakasan ng iglesia at para sa tunay na namumuhay sa mga pagpapala ng Diyos, ating itakwil ang hindi sapat na mabuting ebanghelyo at ating balikan ang punong kahoy ng buhay, ang makabibliyang mensahe ng kaligtasan. Amen. Kaya napakalaga na hindi lang dahil sa magandang mensahe, amen, na kung saan ay hindi naman talaga itinuturo yung tunay na mensahe ng kaligtasan. Amen. At napakahalaga na kunin natin kung paano ang magturo ng paraan ng Panginoong Jesus maging ni Pablo, ni Pedro na taasang walang iniingan kung kay mga ikinrigisman. Amen. Na tapat at totoong salita ng atin pong Panginoon. At dito nga, sabi ko nga, itong iglesia na to, itong fellowship natin kinabibilangan, ipinangaral ang katotohanan. At muli sabihin ko, ang puti ay puti, ang itim ay itim. At dito ako natutuwa. Natutuwa pa ako. Wala siyang kinigilingan. Amen. At yun po, ang sabi roon,
yung ating pumamagat, tapos natin yung ano, medyo alanganin kasi ang aking plano labang sa kanyang plano. At ngayon, tatawid tayo rito ang ating panloob na GPS. Tatawid po tayo rito. Amen. Ang gusto kasi tukuyan ito, yung ating pong binasa, kasi may mga plano tayo pagminsan na mga bagay na kung saan ay para lang maka dito, iba ang tinutukoy nito ha, kung saan ay masyadong pinabababaw, buhanin talaga natin kung ano mensahe ng Panginoon. Dito po sa pang-anim, tatawid tayo ang ating panloob na GPS. Yung pong isa sa mga may-ari ng tindahan sa Baclaran, nung nakaraan, kinid na po yun. Kinid na siya. Pauwi na siya, sina parang nawala siya dahil mayaman eh. Marami lang siyang tindahan. Tagapula ka. At ang kanyang cellphone ay may GPS. Nakita mula sa Bulacan bumalik pumunta ng Islegs. Kung saan-saan pumunta niya sa may papuntang south. Dahil lang doon sa GPS na detect. Kaya napakalaga ng GPS. At iyon po ang ating pag-aaralan. Hindi po yung literal na GPS, kundi yung GPS, sabi rito, ang ating panloob na GPS. Sabi sa Pilipos 3:14, nakatuon ang aking mata sa layunin kung saan tayo ay tinawag ng Diyos na sumulo. Pilipos 3:14. Sabi rito, nagtutumulin ako sa hangganan sa kandimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagtutumulin ako sa hangganan sa kandimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi din ni hindi ko nabasahin ito. Sabi dito, ang ating pundasyon ay ang pagkapanginoon ni Hesukristo. Katuluan ng Panginoong Hesus, amen, ang pinakamagandang mensahe para sa pagsubin. Sabi dito, ang ating pundasyon ay ang pagkapanginoon ng ating pong Panginoong Hesus. Ang lahat ng aspeto ng ating buhay ay kailangan may tatag sa matibay na kinatatayuan. Nang sa gayon, ang mga ito ay tatagal kung hindi sa bandang huli ang mga ito ay gubuho at lilipas. Amen. Kaya napakahalaga ng ating pundasyon, yung ating pananampalataya ay nakatatag talaga sa ating Panginoong Jesus. At ito'y mahalaga sa ngayon. Amen. Napakahalaga nito sa ngayon. Lalo na sa mga kababayan natin na nakaranas ng ganon. Mas kailangan talaga kung ang pundasyon natin ay mahina. Kung hindi dahil ganun natin kakilala ang Panginoong Hesus, maaaring kukwestiyonin natin ang Panginoong Hesus. Amen? Yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, na pagminsan ang iba'y nasa bubong na, di ba? Yung iba'y hanggang may awang na, yung iba'y pinahang. Yeah. Kung wala ang pundasyon ng pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, maaaring tayo umiwang. Kaya napakalaga ng pundasyon. Ang ating pundasyon ay ating Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi rito, ang kasunod na hakbang ng pagtatayo ng bahay ay pagbabalangkas. At ang bawat aspeto ng bahaging ito ay itinatag sa pundasyon. Ang bahaging ito ng pagtatayo ay ang humahawak sa lahat ng bagay upang manatili itong buo. Ang mga sahig, pader, kisame, kabinet, ilaw, palamuti, bintana, bathtub, at lahat ng mga materyales ay kailangan ng isang matibay na pagbalangkas upang ito ay tumagal. Kapag may matatag na pundasyon at matibay na pagbalangkas, ito ay makabubuo ng pamatagalang at matagumpay na bahay o matagumpay na buhay. Basahin ko po ito. Sabi rito, ang iyong panloob na GPS. Napakalaga pala nito. Ang bawat isa'y dapat mayroong GPS panloob. Alam po na nakukuha niyo ng marahil ito.
At sabi nito, upang ipakilala ang pangalawang aspeto ng isang na malagong buhay ng pananampalataya mula sa ilustrasyon ng gusali, titingnan natin ang iba pang pagpapalintulan. Magsimula tayo sa isang tanong. Ano ang pinakalayunin mo? Madaling salita, ano ang iyong hinahangad na mas higit kaysa lahat upang mga hangarin? Maari ka bang maging tapat? Kung gayon, hindi ka mauwi sa kalagayang hindi mo gusto. Amen. Sabi niya, meron tayong mga hangarin sa buhay. Meron tayo. Marami yan. Gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganito. Pero sabi niya, ano ba ang pinaka? Kaya ang panawagan na diyang Bieber, maging tapat tayo. Maging tapat tayo. Kung ano yung pinaka hangarin, ulayunin talaga natin sa buhay. Yung pinaka ang gusto niyang tukuyin. Kaya sabi ko, napakagandang pag-aralan itong libro nito. Kasi makikita tayo dito na kung saan akala natin tama-tama na yung ating layunin, pero mali pala. Ultimong may aklat na ito, yung sumulat nito sa bandang huli, akala ko, eh, tama na. Napakaganda na layunin ko. Pero parang may gulang pa. Kaya kung sila nga, mga kilalang tao, nangaral na, o sabi na, nakakagawa ng aklat, nagiging, naiimbitahan sa malaking church, nakikita yung mga bagay, lalo na tayo. Amen. Lalo na tayo. Amen. Lalo na tayo mahingi na natin. Kaya sa pagpatuloy, kaya ko lang sinasabi, binabang ito para makita natin, pagkaroon tayo ng idea, ano ba talaga yung tinutumbok nito. Sabi rito, tingnan mo ito ngayon. Kung ang GPS sa iyong smartphone ay nakaset para sa airport, ngunit ang talagang gusto mong puntahan ay ang mall, ikaw ay mananaboy sa pagkadismaya kung makikita mo ang iyong GPS ay nagsasabi, ikaw ay nakarating na sa iyong patutunguhan. Habang ikaw ay papasok sa terminal, ay nakikita ang mga karatula at paglilista ng mga airlines imbis na department store. Nakasit sa airport pero doon ka din nakasit sa airport pero ang gusto mong puntahan ay mall. Punta mong puntahan ay SM, di ba? Madidismaya ka. Sabi ko, hindi ka makapaniwala na ikaw ay magre-reklamo. Ano ang nangyari? Paano ako ay pupunta dito? Simple lang, dinala ka ng iyong GPS kung saan ito ay nakasit. Kaya napakalaga na ang seat na nakasit ay GPS natin sa talagang pinakamahalaga sa atin. Kaya yun ang tanong niya, ganun eh. Ano ba yung pinakamahalaga sa iyo? Ano ang gusto mo talaga? Ano ba ang gusto mo? Kaya napakahalaga, sabi niya rin doon, napakahalagang ituon talaga natin yung GPS natin, yung gusto nating pupuntahan doon sa pinakamahalaga. Para hindi tayo magulat balang araw na gusto pala natin pumunta roon, doon tayo napunta sa hindi natin gusto. Sabi rin doon, hindi ka makapaniwala na ikaw magre-reklamo. Inulit ko lang ulit. Sabi rito, si Apostol Pablo ay nagsabi na kanyang GPS, ay sabi niya, ay nagtutumulin ako hanggang sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos. Sa Pilipos natin pumilasa. Alam niya ang kanyang hangarin at ang kanyang GPS ay nakasit na. Kahit may makatakpo siyang pagtutol, balakid o matinding kahirapan, siya ay nagtutumulin sa lahat ng mga ito at hindi lilipok sa ibang kauwian. Amen. Sabi niya, si Pablo yung kanakasit ng GPS, kahit na siya ay anong kahirapan, ang kanyang naranasan, alam niya kung saan siya pagtutumulin. Kahit may maghadlang, tuloy lang siya. Kahit may kahirapan, kahit may persecution, amen? Patuloy pa rin siya dahil nakaset yung kanyang kaisipan doon sa pinakamahalaga para sa kanya. Tuloy lang siya kahit may balakid. Doon sabi rito. Ano ang nakaset sa iyong panloob na GPS? Ito ay ang pagkakaroon ng maraming kaibigan. Ito tukoy natin ating pag-aralan maigi. Pakinggan natin maigi kung ano yung nakaset sa ating GPS. Kasi akala natin okay na. Ano nakaset sa iyong GPS, sa panloob ng GPS? Ito ay nagpagkaroon ng maraming kaibigan. Ito ba ay ang maging sikat? Ito ba ay ang magtamasa ng isang uri ng pamumuhay?
Ito ba ay maging pinakamahusay sa larangan ng iyong trabaho? Ito ba ay ang kalusugan at kasiyahan? Maaring sabihin mo, ang lahat ng mga ito ay nais ko. Halos lahat inagahangat ng mga ito. Ngunit ano ang nag-iisang hangarin na mas matimbang kaysa lahat ng mga hangarin mo? Mahalaga na gawin ito malinaw dahil ito ang magdadala sa iyong paruna. Amen. Sabi niya, maaaring iyon magaganda. Maaaring iyon yung mga nabanggit kanina. Maaaring okay yan. At lahat naman tayo gusto rin. Maraming kaibigan. Maayos ang kalusugan. Magkaroon ng kasiyahan. Maayos na buhay. And, pero dapat isip talaga kung ano talaga yung pinaka-priority natin. Na kung saan yun ang ating patutunguhan. Ang daan sa ibang mga patutunguhan ay magkakatulad kung minsan. Ngunit kung maiiwasan na darating ang punto sa iyong paglalakbay, ay ang daanan ay maghihiwalay at kailangan ikaw ay pumili sa daang-daang ito o ang iba. Amen. Maaaring sabi niya, maaaring paresa ng daan, pero kailangan mong pumili. May mga pagkakataon ikang kailangan mong pumili. Amen. Siyempre, ang pipiliin mo, yung pinaka-nais mo talagang puntahan. Kaya ano ang pinakadulo ng iyong hantungan? Kung ang pinakalayunin mo ay maging malinis ang iyong moralidad, lahat naman tayo gusto. Amen ang ganon. Wasto sa pagkilos, mabuting tao, lahat naman tayo ganon. Gusto'y maging malusok, matatag sa pananalapi. Di ba? Napakaganda ng aking langit. Ikaw ay maaring maging katulad ng mayamang kabataang pinuno na taglay ang lahat ng ganitong katangian, ngunit wala ang pinakamahalagang bagay. Amen. Katulad ng ating binanggit kanina nung aking binasa, napakaganda naman ang kanyang katangian, di ba? Pero sabi niya rito, wala yung pinakamahalagang bagay. At yun po yung katangian ng lalaking mayamang lalaki. Amen. Ginawa na yung mga bagay, mga ilang kautusan, magalang sa magulang, pero wala ang pinakamahalagang bagay, yung sumunod sa atin pong Panginoong Jesus. Karahil nagkakaroon na kayo ng idea. Ito pa. Kung ang pinakalayunin mo ay magkaroon ng maraming kaibigan, sa gayon ay makikita mo ang iyong sarili gaya ni Aaron, kapatid ni Moises, na sa paanan ng bundok ay maraming panlipunang gawain. Kahit na ikaw ay nasa sentro ng atensyon at tumutulong sa komunidad, ngunit ang lahat ng ito ay ikaw ay naanod palayo sa puso ng Diyos, ang guyang ginto na iyong itinayo ay maaaring magbigay ng lubag-loob sa iyong mga kaibigan at mga kilala, ngunit sa tulong ay malungkot mong matutuklasan na dinala mo silang lahat, pati ang iyong sarili palayo sa kung ano sana ang pinakamabuti sa iyong buhay. Amen. Napakaganda. Makatulong sa komunidad, magkaroon ng maraming kaibigan. Pero pansinin natin, sabi niya, matutulad ka, ano ba yan? Hindi naman na lingit sa atin yung mga yung ginawa ni men nung habang si Moises na gumawa sila ng guyang ginto. Maganda naman ang motibo ni Aaron, di ba? Maganda naman. Kaya lang, dahil wala siya, hindi nakaset yung pinakamahalaga sa kanya. Amen? Nagkaroon siya ng pagkaligaw. Amen? Kaya napakalaga. Kaya sabi niya, suwi natin natin sa kilay. Isip natin yung mga bagay na dapat kung ano ang pinakamahalaga sa atin. Ito pa. Kung ang iyong hangarin ay maging kilalang tagapagsalita, artista, leader, o simpleng magkaroon ng mga pagtagasunod sa Twitter o Facebook, maaaring mong marating ang ganitong kalalagayan ni Usiyas ng Israel na pinakatanyag sa bansa, ngunit namatay, nahiwalay sa mga tao at nag-iisa sa buhay. Amen. Maganda ang hangarin. Maaaring tagapagsalita. Kilala tagapagsalita. Kung maging sikat. Pero wala sa kanya yung pinakamahalagang layunin. Ang iyong panloob na GPS ay marahil marangal at mabuti. Maaaring ikaw ay nakatuon sa masaganang pagbibigay sa mga mahihirap at nangangailangan. At ito ihangad natin. Itong layunin ay kahalihalina sa ating panahon. At dapat lang, ang mga tao ay nagliliwanag kapag aming binabalita ang pagpapag-
kapital ng Missionary International na tumutulong sa mga mahirap, nangangailangan at sa mga biktima ng kawalan ng hustisya. Ngunit si Pablo ay sumulat sa Iglesia ng Corinto na maaari niyang ibigay ang lahat ng kanyang tinatangkili sa lupa, pero mayroon pa rin kulang sa kanyang buhay. Sa unang Corinto 13:3. Tinanda ko na yung kanina kaya lang nalagda. Basahin po natin mga kapatid, 13:3 ng unang Corinto. Papapasin po natin, sabi niya, ibigay ko na ikaw ang lahat. Maaaring ikaw ay nagbigay niyo ng lahat ng bagay. Sabi rito, kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Maaaring binigay mo na lahat, pero kung wala pag-ibig, yung sabi rito, wala pakikinabangin sa akin. Maaari mong pagsikapan na maging pinakamapagbigay sa kawang gawa ng iyong komunidad, isang marangal na layunin. Gayunpaman, may isang lalaki na nagngalang Ananias na ang kanyang asawa, si Sapphira, ay mga miyembro na may magandang katayuan sa Iglesia ng Jerusalem. Sa isang pagkakataon, sila ay nagbigay ng malaking pananalapi mula sa pinagbintahan ng kanilang lupa. Nais nilang ipakita ang kanilang katapatan sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Inaasahan nila ang parangal, ngunit sa halip sila ay nauwi sa paghatol, doon na nakalagay sa Acts 5, ang kanilang wakas ay isang trahedya. At tinaman natin, namatay yung mag-asama. Napakaganda na kanilang hangarin. Kaya sabi ko, sabi nito, dapat tingnan natin yung mga, kung saan talaga nakasit yung ating sarili, yung ating panloob na GPS na tinuturo niya rito. May pang panahon na itinuturing ko, ito, magsasalaysay ni John Bieber. Ito sinasabi ko kanina, si John Bieber, maraming nang narating. Amen. Gumawa ng aklat, naging naimbita para mangaral sa malaking iglesia. Pero itong kanyang salaysay, pakinggan natin. Kaya bilang pagsusuri sa ating sarili. May mga panahon na itinuturing ko na ako ay marangal at maka-Diyos. Araw-araw sa loob ng 18 buwan, ay ko ay gumigising ng 5 ng umaga at nananalangin hanggang 7 ng umaga. Pansin natin, dalawang oras. Sabi niya raw, sa loob ng 18 buwan. Kaya sabi niya, may time ka na tinitingnan ko sa akin, ako'y marangal, talagang maka-Diyos. Pero ito sabi niya, diba? Hindi natin kaya si John Bieber. Diba? Pero nakita na itong bagay, yung mga bagay na pagkukulang, kakulangan. Sabi niya, malaking bahagi sa oras na ito ay nagugugol ko na umiiyak. Humihiling ako tulad ng Panginoon, gamitin mo ako na makapag-akay ng marami sa kaligtasan. Amen. Iyon yung panalangin din natin. Amen. Gamitin mo, Lord, ako sa makapangyarihang kaparaanan. Gamitin mo akong mahayag ang iyong salita. Gamitin mo akong mahayag ang iyong kapangyarihan. Gamitin mo akong, amen. Amen. Mahayag. Ka, Panginoon. Marahin yung panalangin niya, Biber. Marahin yung panalangin niya. Ang sabi niya rito, na makapangyarihang makapangaral ng salita ng Diyos, na dalhin ang mga bansa sa iyong kaharian at pagalingin at palayain ng mga tao. Ako ay matyaga at marugdog na humihiling sa Diyos ng mga bagay na ito umaumata. Grabe yung panalangin niya. Gayun ika ako manalangin. Ang pakiramdam ko ikay, ako ay masyadong maka-Diyos na. Ayun ang kanyang ano. Pero sabi niya, ilang buwan na lumipas, isang araw ang Diyos ay nangusap sa aking puso. Sabi niya, anak, ang iyong panalangin ay wala sa target. Para magtatanong ka ng gano'n, ano? Gusto mong gamitin sa makapangyarihang kaparaanan. Gusto mong gamitin na makapagligtas. Hindi lang dito, hindi lang rosary mong panalangin niya, hindi lang bayan. Gamitin ika ako sa malaking bansa, yun ang panalangin niya. Di ba naman ganda panalangin? Pero nag-usap ang Diyos sa kanya, sabi sa kanya ng Panginoon, Panginoon, ang iyong panalangin. Ah, diyan ang iyong ikaw panalangin, wala sa target. Parang magtataka ka, di ba? Lahat naman ang iyong ipinapanalangin,
Sabi niya rin, umiiyak pa, alos manalangin, pagkaloobang gamitin magpagaling, magpalaya sa mga tao. Pero sasabihin ng Panginoon sa kanya, John, wala sa target na yun. Amen? Kaya sabi kong magandang panuri ito sa ating sarili. Itong aklat na ito, itong binabanggit niya. Ako ay nagulat, siyempre. Pero sa ganun palagay, magugulat ka aganda, nag-aakala ka na napakaganda ng panalangin. Ano pa ba ang mas mabuti? Mas marangal at nakalulugod para sa akin. Para sa aking manlilikha kaysa hinihiling ko. Nagtatanong ako na baka hindi ko lang maunawaan ang sinasabi sa aking puso. Paano naging wala sa target itong lahat ng mga espiritual na hangarin ko? Parang kung ikaw man yan, magtatanong ka rin, paano naging wala sa akin? Ang hangarin ko naman ay makabot ng kaluluwa, gamitin mo ako sa mga pangyayari ng kaparaan, madala sa iyong karian. Pero sabi ni Panginoon sa kanya, wala raw sa target. Sabi niya, ako'y kinagtataka. Baka ikaw hindi ko lang maunawaan yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Kagad narinig ko muli ang Espiritu Santo ng Diyos. Ito sabi niya, iniwan ni Judas ang lahat upang sumunod sa akin. Grabe ang pag-usap ng Diyos, lahat. Iniwan ni Judas ang lahat para sumunod sa akin. Kabilang siya sa piling 12. Nabigay sa mga dukha, pinalaya ang mga tao, si Judas ay nasa impyerno. Grabe. Si Judas ika, iniwanan yung kanyang pamilya. Isa siya sa mga pilikong disciple. Kasama siya sa dalawa. Ginamit ko rin siya sa makapangyari ang paparaan lang. Pero ngayon, nasa impyerno siya. Ako ay nanginig. Nabigla at di makapagsalita. Aking napagtanton na naabot lahat ni Judas ang inihiling ko. Ngunit siya ay nasa India. Grabe yung pangusap ng Panginoon. Marahil kung kanyang inusisa ng mas maingat ang kanyang panloob na GPS, ang kanyang wakas ay hindi sana ganoon kasama. Amen. Sabi na dyan, Peter, kung inusisa na maigi ni Judas yung kanyang panloob na GPS, ginawa niya na yung mga bagay, maaaring hindi ganoon kasama yung kanyang naging wakas. Aking napagtanto na ako ay maaaring nakakategorya gaya ni Judas, na hindi ko napapansin seryoso kong tinanong ano ang dapat kong target na layunin. Napakalaga. Ano ang pinaka-target ko layunin? Mahaba itong kasunod, pero maalangan mo ako sa oras. Medyo iiwanan ko na ganong kapanapanabig para sa susunod na linggo na nanitulit po tayo. Amen. Kaya nakakapanabig, ano ba talaga yun? Napakaganda na layunin, pero mali pala. Parang may kulang. Amen. Kaya napakahalaga suriin natin yung ating sarili. Panabigyan natin kung ano talaga ang tamang layunin. Kung dapat nasa ating panloob na GPS, targetin natin kung ano yung pinakamahalaga sa ating pungkulo. At yun lamang po, muli, palakpakan po natin ang Panginoon. At sa umagang ito, wala naman po tayong first timer dito po sa church, marahil doon sa mga panood ng video ito. At ang aming pong pinag-aaralan ay yung isang aklat. Kami po ay nasa Sunday School, adult. At ngayon ay gusto kong alokin si Jesus, gusto kong tanggapin mo si Jesus kung ikaw ay bago bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At sapagkat doon kami nagsimula kung paano namin naranasan ang Diyos na kumilos sa aming buhay, ay gusto rin namin na maranasan mo ang pagkilos ng Panginoon. Gusto kong ilid ka sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon na kung saan ay doon kami nagsimula. Panginoong banal, ikaw na Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Iniilala ko sa aking sarili na kung wala ka, wala akong magagawa. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang personal na Panginoon at tagapagligtas
ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Inayayahan kita, Panginoong Jesus, na ikaw ang maghari sa aking buhay at ikaw na, Panginoon, ang pumasok sa aking puso. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At ikaw yan, seryoso mong tinanggap ang Panginoong Jesus, katulad ng aming binanggit kanina, kung paano ang Diyos ay kumilos po sa amin, ay kung ikaw ay seryoso tinanggap ang Panginoon, kikilos din siya sa iyong buhay. At sa ating pong pagpatuloy, bago po ako manalangin sa ating pagwawakas, ay tayo po ay dadamo sa pagkakaloob sa Panginoon. Tatawagin ko lang ang aking ilang mga kasama. Amen. At tayo po ay magkakaloob sa ating pong Panginoon. Ako tayo sa ating nagawain pagbibigay. Amen. At tayo po ay po na lang manalangin. Panginoong banal, ikaw na Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay nga, O Lord, na sa umagang ito ay sa aming gagawin pagbibigay ay patuloy mong gamitin, O Lord, ito sa pag-abot pa ng maraming mga kaluluwa. Gamitin, O Lord, ito, Panginoon, sa pagpalawak pa nga, Panginoon, ng iyong gawain. At ang dalangin po namin, Panginoon, i-bless mo, Panginoon, ng iyong mga anak na tapat, Panginoon, na nasumusuporta ugat sa iyong gawain, Panginoon. Sa aming pagtapos, Panginoon, kami nagpapasalamat. At tunay nga, O Lord, salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, at dalangin po namin sa inyo, patuloy kang magpakahayag, Panginoon, upang, O Lord, magamit namin ito, Panginoon, ang mga napag-aralan ito sa pagiging matibay, higit na maluwalhati ka sa paraan ng aming pumuhay. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga na lahat ng kapurihan ay sa'yo lamang. Ikaw lang ang aming tinataas. Ito po kami dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? At baka masasabihin pa si Brother Arvin.